Health Authority, nagbabala sa publiko na maging maingat sa paghahanda ng mga dadaling pagkain upang makaiwas sa food poisoning. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Pami-pamilya ang dumaragsa sa mga sementeryo tuwing undas para dumalaw sa mga namayapang mahal sa buhay. Bukod sa mga kandila at bulaklak, magbibit-bit din daw ng pagkain ang pamilya ni Nanay Vilma pagdalaw nila sa mga kaanak. Nakagawian na raw nila ito. Yun, gawa ng magulang namin kapatid na nakalibing doon para yung isang araw man lang magkasama-sama kami, kaalo-salo na kami doon. Menos gastos na rin daw ito sa ilan. Hindi na nila kailangan pang bumili sa sementeryo ng pagkain. Yung mga kakanin po, tapos lutong ulam, kanin. Ano yung ulam? Yung adobo po, apritada, ganyan po. Para po pagsalusaluhan po namin po pamilya. Kasabay ng pagtitipid, ayon sa DOH Calabarzon, dapat daw tiyaki na malinis ang inihahanda at dinadalang pagkain sa sementeryo. Siguruhin daw na naluto ng mabuti ang mga pagkain na babaunin para hindi ma-food poison. Pakuluan mabuti natin yung mga dadalhin nating pagkain kung ito man ay may sabaw at salsa at initin ng maigi ang mga pagkain. Siguraduhin po na gumamit tayo ng malinis na tubig sa mga sangkap na gagamitin natin. Ilan sa mga sintomas na na-food poison ng isang tao ay ang pagsusuka, pagdurumi, pananakit ng tiyan, pagkakaroon ng lagnat at panginginig ng kalamnan. Kung nakakaramdam ng mga ganitong sintomas, agad na raw magpatingin sa doktor. Usually ang mga common na mikrobyo na nakikita natin sa mga hindi maganda o hindi maayos na pagpaprepare ng food ay yung tinatawag na staph or yeast, paari rin pong salmonella or E. coli. Bilin pa ng DOH Calabarzon, ugaliin ang pagdadala ng tubig para maiwasan ang dehydration. Samantala, ipinapaalala pa rin ng otoridad na panatilihin ang pagsusuot ng face mask sa pagpunta sa sementeryo bilang proteksyon sa COVID. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.